Hello guys, good morning. Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardines Sir Mio Vlogs. Sumatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng taon na ito at ng taon ng Wood Dragon 2024. And for today's update and for today's video ay gusto kong ibahagi ang naging matagumpay na propagation ko ng isa sa mga rarest stunning, striking variety ng begonia. Ito po yung tinatawag na begonia maculata or mas kilala sa English name na polka dot begonia dahil sa kanyang mga batik-batik na kulay silver sa kanyang foliage or dahon. Ito po ang sumisimbolo ng kaperahan sa lapi or barya na siyang sumisimbolo ng kasaganahan ng buhay sa taon ng 2024. Bakit nga ba siya magiging trending next year? Dahil napakadaling alagaan at kitang-kita po na kapag ihahambing at ipagsasama at imamatch nyo po siya doon sa mga common houseplant na color green ay tiyak na napaka-striking ng kanyang postura or kaanyuan. Ayan po siya guys. I-focus po natin para makita po natin ang kanyang maningning at napakaganda na dahon or foliage. Ang kulay po ng kanyang bulaklak at sinasabi rin po na kapag napamulaklak nyo ito ay tiyak maraming blessing po ang dulot or hatid ng ganitong halaman sa ating buhay. Ang kulay ng kanyang bulaklak po is white to pink. Ito po is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting. Pumili po tayo ng tangkay na napaka tanda or mature enough para po ready na po yun for propagation. Huwag na huwag po tayong gagamit ng tangkay na hindi po matanda or old dahil hindi po magiging matagumpay ang ating propagation dahil madali po yung matuyo. Kitang-kita na kapag talagang isasama mo siya doon sa mga pangkaraniwang halaman ay napaka-striking at stunning. Lutang na lutang po ang kanyang kagandahan at kaanyuan. Ang malalapad na kanyang dahon po ay sumisimbolo din po ng mga malalapad na pera para sa kasaganahan ng buhay. Ang kanyang mga dahon po at tangkay ay nag-iimbak or nag-store ng tubig. Ang labis na tubig po kapag kanyang naranasan at nakuha, ayun po ang hindi magandang epekto. Kapag labis po ang kanyang tubig na nakuha, ay prone po iyon sa water stagnant na siyang magbibigay daan para po mabilisang mabulok ang kanyang mga ugat. At kapag namatayan po tayo ng mga lakin feng shui houseplant, yun po ang sumisimbolo at nagrepresenta ng hindi magandang kapalaran or oportunidad. Kitang-kita po na napaka-lush ng aking halaman na ito dahil talagang inaalagaan ko po silang mabuti at naglalaan po ako ng sapat na oras para po makitaan ko sila, mamonitor ko sila at ma-check ang kanilang status, particularly ng lupa. Huwag na huwag po tayong gagamit ng lupa na hindi fast draining and absorbing dahil prone din po iyon sa water stagnant at kapag nangyari po ay tuluyan na pong hindi magiging maganda ang tubo ng ating halaman na ito. Isa rin po sa mga dahilan kung bakit patuloy siya sa pagkakaroon na maraming supling, anak at suloy ay kung magluluto po tayo ng putahe na maitlog, yung pinagbalatan po ay wag na wag po nating itatapon, bagkus, gagawin po natin siyang powder or pulbusin po natin at yun po ang ating magiging organic fertilizer. Napakayaman po ng eggshells sa calcium na siyang nagbibigay daan para po mas lalong makitaan natin siya at lumabas ang kaningningan dahil variegated po ang halaman na begonia maculata or polka dot begonia. So kapansin-pansin din po doon sa kanyang lupa, may mga puting materialis po. Yun po ang tinatawag na powderized eggshells.
Isa rin po sa mga sekreto ay wag na wag niyo po siyang ilalagay sa full sun exposure or direktang sikat ng araw. It can tolerate lamang po ang 1 to 2 hours of full sun exposure at mas magiging healthy looking ang nasabing halaman po kapag ilalagay po natin siya sa isang lokasyon na may filtered sunlight or pumili po tayo ng isang lugar na mahalumigmig, humid or moist. Bakit nga ba siya naging trending or magiging trending dahil sa kanyang kagandahan? Ito po is naglalabas po ng isang oxygen na napaka-presko at natural na siyang kinakailangan po natin para sa ating malusog na pangangatawan. Bagamat nag-iimbak po ito ng tubig, ang tubig po ay sumisimbolo ng kasaganahan. Lahat po ng mga halaman na nag-iimbak or nag-store ng tubig sa kanyang tangkay or dahon, yun po ang sumisimbolo ng kasaganahan, kagalakan, paggaling at nag-e-enhance ng positive flow of energy sa ating bahay. Saan nga ba siya dapat ilagay? Ilagay po natin siya sa northeast portion. Wag na wag po natin siyang ilalagay sa kanlurang bahagi dahil doon po ang lubugan ng araw at yun po ay hindi sumisimbolo ng kasaganahan or kaswertihan. Ang tumbukan po ng napaka makapangyarihan, napakasagana, napakamaalwan na lokasyon ay doon po sa hilagang silangang bahagi ng ating bahay. Napakaganda po talaga, di ba? Hindi po kayo magsisisi kapag meron po kayong ganitong halaman dahil siya po ang nag-i-eliminate ng mga energies na not so good. Siya rin po ang nagtatanggal ng mga stress, problema, conflicts, at arguments dahil kapag nakita po natin ito na namumulaklak at patuloy siya sa pagtangkad at pagkakaroon ng lush at bush na halaman ay tiyak na yun po ang nakapagbibigay at nakapagdagagdag ng ating kasiyahan at kagalakan sa buhay. Ito siya, guys. Ang kanyang mga dahon po ay para po siyang pakpak ng paru-paro. Napakakulay po. Ito rin po ang nagbibigay kulay sa mga espasyo na payak sa ating bahay. Ilagay nyo din po ito doon sa gilid, particularly sa silangang bahagi ng ating pintuan para po mahaltak. Makatulong po ito para haltakin ang mga matutumal na biyaya na siyang pinapangarap nating dumating sa ating buhay, pamilya at negosyo. Yun lamang po, guys. Hintayin nyo po yung second part ng ating topic regarding sa halaman kung bakit ito magiging trending in the wood dragon. Ingat po tayong lahat. Paalam, guys.